Ah, ito ba sinasabi mo? Moral turpitude. Okay, ano ba sabi ng batas? Moral turpitude daw is contrary to justice, honesty, or good morals. Ang tanong, sino ba ang nagdedetermine kung moral turpitude ba o hindi? Ito ang sagot, ha? Basa. It is for the Supreme Court to determine. Not every criminal act involves moral turpitude. So, ito yung embezzlement, forgery, robbery, and swindling. Ayan. So, yung ba yung sinasabi mo? Fall under ba doon? Hindi. Ito ha, ayon sa The Manila Times, November 5, 2021. No tax evasion versus Marcos. Court of Appeals na yan ha. Ayan. Get your facts straight, boy. Court of Appeals, tax evasion. Mukhang ibang planeta ka, boy. Hindi tax evasion yung inuno sa kanya ng Court of Appeals. Ito, basahin mo. Ito, basahin mo. Court of Appeals acquitted Marcos of the tax evasion. Maliwanag ba? Ha? Tax evasion acquitted ng Court of Appeals. Pero guilty raw siya sa not filing of income tax return. Maliwanag po ba? Sana naman maliwanag na, no? So ano ngayon ang ano mo? What game are you playing at? Pa-victim? Ano yan? Nakakaupo ka at upo ka sa highest position on the land tapos sasabihin mo communication skills lang? You should work on your communication skills. Aba, hindi lang ano, local lang kakausapin mo dito kundi mga foreign dignitarians. Tapos halatang-halata mo naman sa mga interview, lutang. So ganyan ang magiging presidente natin, lutang. Magnanakaw. Nagnanakaw siya ng credit ng iba, hindi man pera, pero ayan, nakikita mo yan. Yan daw yung mga batas daw, mga naisabatas daw ng inyong ina. Pero isa lang naman daw dyan. At hindi ba sabi nga niya, dalawa lang daw? Diba? At nakalimutan niya pa. Diba? Ano, nakalimutan mo na rin yon. Ito, basahin mo to. Ha? Search mo lang, i-google mo. Dyan nakalagay yun. Ha? Kung ano yung mga naibatas at hindi naibatas. At ang presidente lang naman pala ang may actually na claim dapat na nagpa-pass into law ng mga batas. Ano? Yan. Hey, y'all, come look at this. Pag merong sakuna, merong krisis, sino ba yung unang nasa ground? Kami. Nung nagmarawi siege, maraming mga bagyo na dumaan yung lindol, kami yung nandun. Pumunta dito si BBM, nagbigay ng 2 million cash. Pinareceive ko sa treasurer's office ko, sabi ko, i-liquidate ko ito, sir. Tapos, nagdala din sila mga water at saka kunting, patabi natin, pump packs. But sabi niya, next week, magpadala ulit kasi hindi daw madali pag-packing. Sabi namin, thank you. Nagpunta din dito si Vice President Lino Robredo. Nagsabi na magtulong. May ilanan ba sa inyo si VP Lino Robredo? Wala. Lutang.